Guys, welcome to my channel. In my previous vlog, diniscuss natin dito yung Conquest na 2.4 na 4x2 automatic transmission. At ang price niya is 1,669,000 pesos. Ngayon, we will check naman yung 4x4 na automatic transmission. Bale, ang makina niya is 2.8 liters. So, ano yung major difference niya? Unang-una, siyempre, yung presyo, mas mahal siya. Ang selling price ng 4x4 is 2,072,000 pesos. So, ang difference niya dun sa 4x2 is about 403,000. So, justified ba yung additional 400,000 for a 4x4 Conquest? So, halika, tingnan natin at share ko sa inyo ano yung pagkakaiba ng 4x4 doon sa 4x2. Sa physical dimensions, pareho lang ang haba at taas nila, pero mas malapad ng 120mm yung 4x4. So, kitang-kita mo sa stance nito, mas malapad siyang tingnan. So, mas bulky, mas macho siyang tingnan. Yung kanyang headlights, pareho lang yung sa 4x4 saka yung 4x2. Makikita mo rin yung side mirror is the same. Parehong-pareho. Ang magkaiba lang, ang maiiba lang talaga, yung kanyang over fenders. Kasi ang over fender nitong 4x4 is mas malapad. Yan, kita nyo mas malapad. Compared dito sa 4x2 na mas manipis siya. Pareho lang ang size ng gulong ng 4x2 saka ng 4x4. Mas malapad nga lang itong body nitong 4x4, kaya nakalabas yung gulong. So, yung makita mo yung over fender, mga 4 inches yan eh. Nakakover yan dun sa gulong na nakalabas sa body. So, ang effect niya, mas macho looking. So, makita mo yung stance niya, ibang-iba. Kasi pagka malapad, parang bulky siyang tingnan, di ba? So, parang mas stronger ang dating niya. So, check mo yung profile pag tiningnan mo sa bandang likod. Nakita mo, medyo iba yung tindig. Tapos, medyo malapad din yung kanyang mudguard na nagko-compensate dun sa lapad ng over fender. At yung suspension nitong 4x2 na iiba, makikita mo dito yung kanyang shock absorber na dun sa labas ng chassis. Doon sa 4x2, yung suspension niya naiiba kasi yung shock absorber naman niya nandoon sa bandang loob. Makikita mo dito, ito yung sa 4x2. Makita mo, wala yung shock absorber dito sa labas. Nandoon siya sa loob. Samantalang dito sa 4x4, yung mounting ng shock absorber nandito sa labas. Yan, kitang-kita mo. So, mas malapad talaga yung track ng 4x4 than the 4x2. So, it means better handling and stability, especially kung nag-off-road ka o kaya high-speed drive. So, ito yung differential ng 4x4. Makikita mo, mayroon pa siyang stabilizer bar dun sa ilalim. Dun sa 4x2, wala yan. Ganito yung sa 4x2. Ang shocks niya nandun sa loob, tapos wala siyang stabilizer bar dun sa ilalim. Sa other physical features naman, pareho din yung 4x4 and 4x2. Meron din siyang roof rail, meron din siyang sports bar, and then yung kanyang ilaw sa likod, LED din. Pareho din may mga sensor. So, wala siyang pagkakaiba doon sa 4x2. Pareho lang sila. So, madidistinguish mo lang siya kasi nga, mas malapad ito at saka very obvious yung over fender na malapad. So, pag tiningnan mo sa likod at saka sa harap, yun ang una mong makikita. At sa tingin ko lang, since lumaki yung over fender at saka nakalabas ng konti yung gulong, parang hindi bumagay yung specs ng goma. Parang kulang siya sa lapad. Mas maganda yung sa Ford Ranger Raptor na 285 yung lapad. Okay, ano pa ba yung ibang features nito? Pareho lang sa 4x2 na meron silang bed liner ng Toyota, no? So, meron diyang merong hook dyan na pwede mong kabitan ng tali. Yan, no? Merong apat yan. Dalawa dun sa harap, saka dalawa dito sa likod. At meron din siyang tailgate assist, kaya hindi siya mabigat na isarado.
yung interior ng 4x4 ay the same lang dun sa 4x2. So, parehong naka-black yung color scheme, no? Black yung interior. So, yung kanyang seat ay ano, leather na kulay black na perforated. Yung dati kasi yung mga Conquest variants, hindi sila naka-leather seats. Ngayon, naka-leather seats na sila. Yung head unit is 9 inches. Meron siyang AM, FM, may Bluetooth, may USB, merong Apple CarPlay na wireless, saka yung Android Auto na wireless din. Meron din siyang 360-degree camera at saka meron siyang Toyota Safety Sense. And so, the interior leans more on the durable side. At ang sabi naman ng iba, medyo outdated na yung interior, which is true naman. So, comparing it with the 4x2, ito yung noticeable na difference niya. Nandito yung 4x4 na switch, yung hill descent control, saka yung button niya for differential lock. To me, maganda naman yung interior cabin niya kasi black yung motif niya. Kaya lang yung interior design niya, pati yung center console, parang makaluma kasi gated pa yung kanyang cambio. Dito naman sa second row, meron siyang armrest na may dalawang cup holders. At ang maganda dito, meron siyang aircon vent na dito sa likod, which is a nice improvement. At ang malaking pagkakaiba, yung makina nito is now 2.8 liters, no? Tapos ang power rating niya is about 204 PS at 3000 RPM. At ang torque niya is 500 Newton meters. As against doon sa 4x2 na 2.4 liters tapos 150 PS lang and then 400 Newton meters yung kanyang torque. So di hamak na mas malakas yung makina nung 4x4 by about 54 PS. At saka yung torque mas mataas ng 100 Newton meters. So overall, ang nagpamahal sa kanya, syempre yung kanyang 4x4 system, saka yung kanyang mas malapad na body, and yung mas malaki niyang engine na 2.8 liter. Overall, this pickup has still a place to be competitive in the market. Since in-update naman ni Toyota yung mga features saka yung ibang mechanical features of it. And based on my last vlog about the 4x2, yung interior niya, ang sabi nila, medyo outdated talaga. But in terms of exterior naman, maganda yung design niya at bagay siya for a pickup. At pagdating naman sa competition niya, meron pa rin mga pickups today na medyo outdated na rin yung feeling, just like the Nissan Navara. Di hamak na mas maganda pa rin naman ang interior nito compared mo dun sa Navara na Pro 4X. Ang nagiging benchmark ngayon ng mga tao is yung Ford Ranger, which is a step ahead in terms of refinement. But most people say you cannot go wrong with a Toyota. Sa Pilipinas kasi number one siya eh. Nakaka-capture niya yung 46% of the market. Gaya ng sinabi ko in my previous vlog, if your priority is not comfort and you need a pickup that will not give you a headache in the long run, I would highly recommend buying a Hilux. It's definitely reliable. Okay, hanggang dito na lang. I hope I have given you some inputs about 4x4 Conquest. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!